Nilagang tubo sa naninilaw na atay. Mabuhay! Pag-uusapan natin ang isang topic na tiyak na makakatulong sa maraming Pilipino, lalo na sa mga may problema sa atay. Pero alamin muna natin kung ano talaga ang hepatitis o sa ating wika ay naninilaw na atay. Ang hepatitis ay isang uri ng pamamaga sa atay na maaaring maging sanhi ng iba't ibang problema sa kalusugan. Ayon sa mga ulat, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may mataas na bilang ng mga kaso ng hepatitis B. Ang Department of Health, DOH, ng Pilipinas ay nagtala ng mga programa para masugpo ito kabilang na ang Universal Infant Vaccination. Samantala, kahit na mas mababa ang prevalence rate ng hepatitis C kumpara sa hepatitis B, ito ay isang lumalaking problema. Ipinakita ng ilang pag-aaral na maaaring may milyon-milyong Pilipino ang apektado ng HCV hepatitis C virus. Sa Pilipinas, may mga tradisyonal na paraan para labanan ang mga problema sa atay. Ang ilan sa mga ito ay ang pag-inom ng guyabano at mangosteen. Pero itutok natin ang ating pansin sa nilagang tubo dahil mas mura ito at minsan libre pa nga sa probinsya. Ano ang nilagang tubo? Ang nilagang tubo ay simpleng boiled sugar cane juice. Dali lang itong gawin at murang-mura pa. Ito ay mayaman sa mga nutrients na mabuti sa ating atay. Ito na ang pinaka-exciting part. Susubukan natin ngayon kung paano gumawa ng nilagang tubo. Ang kailangan lang natin ay tubo at tubig. Paano gumawa ng nilagang tubo? Una, hiwain muna ang tubo. Pagkatapos ay pakuluan. At ang panghuli, salain ang juice. Simple lang, di ba? Maraming benepisyo ang nilagang tubo sa ating kalusugan. Ito ay mayaman sa antioxidants na makakatulong sa paglinis ng atay. Pero siyempre, konsultahin pa rin ang inyong doktor bago ito inumin. Tandaan, hindi ito gamot sa lahat ng uri ng problema sa atay. Kaya't mahalaga na magpa-check up sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment. Tinatayang na sa mahigit 18 milyon ng Pilipino ang may fatty liver disease, kaya't kailangang agapan agad. Kapag umabot sa mahigit 5% ng iyong atay ay taba, dapat maalarma. Pero maaaring maibalik pa naman ito sa dati kapag may fatty liver disease. Ngunit kapag pinabayaan at sumobra na ang pinsala, maaari itong maging cirrhosis o pangangapal ng atay na mahirap nang gamutin. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.